Hi mga sis! Welcome sa ating part 3 ng ating experience dito sa Mall of Asia. At syempre, hindi ko palalampasin at kailangan dalhin ko kayo sa isang napaka-colorful na hallway o daan dito sa Mall of Asia. Kung makikita nyo naman, sobrang bongga ng hallway na ito. Talagang napaka-colorful at talagang pinag-aksaya nila ng panahon para maging sobrang makulay ang buhay. Diba? Ang lakas maka-LGBTQI. Talagang nakaka-good vibes at nakakasaya kapag dumaan ka sa pinaka-hallway na ito dahil kahit medyo bad trip ka, kahit pagod ka kakalakad, pag dumaan ka dito, marirefresh ang utak mo at mawala yung pagod mo dahil napakaganda talaga. Iba talaga yung nagagawa ng mga magagandang kulay sa ating buhay, nagdadagdag siya ng kagandahan. So kung mapapasyal kayo sa Mall of Asia, siguro din yung dadaan kayo dito para naman ma-experience nyo pa rin ang kagandahan sa Mall of Asia. Talagang pinagkaabalahan nito, nagbigay sila ng effort para lang mas mapaganda yung ating pamamasyal dito sa Mall of Asia. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga decoration sa loob mismo ng mall dahil talagang pinagkaabalahan nila at talagang pinapaganda nila ang Mall of Asia para naman maganda yung experience natin. At syempre, paglalabas na tayo sa Mall of Asia, hindi rin mawawala sa may pinaka-seaside natin ang kagandahan. Kung makikita nyo naman nga, medyo wala pa masyadong tao dahil nga medyo tanghali pa. Pero mamaya sa amung pahapon, sobrang dami ng tao dito, lalo na pagka may okasyon, talagang napaka-crowded dito. Marami kayong pwedeng pasyalan dito sa Mall of Asia Seaside Bay natin dahil marami kang option na pwede mong gawin dito. Pwede kang maglaro, pwede kang tumambay lang din sa may pinaka-seaside dyan at magmuni-muni at manood ng sunset. Talagang napakaganda at nakaka-relax. Although nakakapagod lang talaga sa sobrang laki niya talaga kasi lakad lang tayo ng lakad at walang humpay na lakad at nakakangalay talaga sa ating mga paa. Lalo na kung meron tayong mga rayuma na char. Pero syempre, hindi tayo magpapakabog dahil talagang lilibutin natin to. Pwede rin tayo dito mag-picture-picture. Lalo na kung meron tayong kasamang lab team natin. May mga papuso dyan na pwede natin gawing picture para na ma-enjoy natin at meron tayong mga remembrance. At syempre, hindi rin mawawala ang pinaka-trending na mga palaro dito sa MOA na talagang pagka nakuha mo, mag-uwi ka ng stop toy na malalaki. At syempre, lilibutin natin yan at ipapakita ko sa inyo bawat isa kung ano yung mga option natin para na nakapaglaro tayo at ma-enjoy natin mabuti ang ating experience dito sa Mall of Asia. Kung makikita nyo, marami na rin talagang naglalaro dito at nagbibigay ng kanilang chance kung mananalo sila at makakapag-uwi ba sila ng mga trending na stop toy dito sa Mall of Asia. At syempre, kapag pagod ka na, pwede ka rin naman sumakay sa mga available rides natin dito na hindi nagpapahuli na parang Enchanted Kingdom at parang Star City na rin ang experience. Yun nga lang, ewan ko lang kung hindi ka malula sa sobrang tataas at nakakatakot ng mga rides nila dito. Pero safe naman siya, kung malakas lang talagang loob mo, ilalaban mo to at i-experience mo talaga ang talagang kanilang mga rides dito.